Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, magandang Monday morning. Pasensya ka na ha, dito sa aking kapartner na ito kasi alam mo naman, manginginom ito eh. O hindi, grabe. Sanay na tayo dyan, Ted. Grabe si Pastor sa akin. Good morning, Pastor. Morning. Nasaang bansa ka ngayon? Ang ganda sa Taytay ha, ang ganda ng view mo. Iba, sikat ng araw ngayon dito. Oo. Para kang nasa paraiso. Para kang nasa paraiso, Brad Jeff ha. Siyempre, Monday na Monday, Brad Ted, at siya kailangan medyo rise and shine. Amen. Alam ko may pending ECQ tayo and Amen. Magsasara pero... Amen. Alam mo, Ted, na-realize ko lang, Ted, at siya, no, yan ko lang, ano, I think it boils down really to perspective. Eh. Yung, alam mo yon, yung pagbungad ng mata mo, naniniwala ka ba rin, Ted, na merong laging dapat ipagpasalamat? Pag ikaw'y nagising sa umaga. Agree. Tama ba, Ted? Agree ako sa'yo, Pastor. No, kahit gano'ng katindi ang problema, lagi pa rin dapat thankful tayo every time gigising. Amen. 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 The fact na nagising ka, no, ibig sabihin nga, yes, may mga mission pa po tayo kung gano'ng man po. Kabigat ang ating mga problema, definitely, we just trust, believe, and surrender. Amen. Alright. Yun. Alam mo, Ted, kasi madalas nababanggit natin and maybe naging ano na rin joke natin dito sa programa, yung Biyernes na, isang araw na lang. Lima. Lagi natin sinasabi kasi, Brad Ted, thank God it's Friday. Eh, paano naman yung Monday? Ang dating kasi, Ted, at siya parang it's a necessary evil lang yung Monday para tumungtong na yung Biyernes. Kasi hindi magiging Biyernes pag walang Monday, di ba? Pero... ako, Ted, naniniwala it's not a day we need to endure para maging Friday na. Share ko na, Ted, ano, jump na ako sa aking verse ngayon. Ang ganda kasi na itong verse, Ted. Sa Psalm 118 verse 24. Sabi rito, this is the day that the Lord has made. And then sabi, let us rejoice and then tayo magsaya and be glad in it. So, Ted, yung word that this is the day, I think it all boils down sa number one, it's a declaration. It has to come out of our mouth. Kasi Ted, sa Bible, sabi doon, there's power. Actually, life and death comes in the power of the tongue. Pag sinabi mo, parang malas ako ngayon, aalatin ka talaga. Parang puro na lang reklamo lumalabas sa bibig mo. Makikita mo talaga, puro negative. Pero nung sinabing that the Lord has made, kung si Lord may gawa ng araw na to, edi blessed yan, maganda yan. And Ted, next to declaration is a decision. I will rejoice. Hindi niya sinabing, I will wait pag nagtanghalian kung mag-rejoice ako. No. It's a perspective. My day, the outcome of my day, will not be dictated by my situation. Kaya Ted and Cha, it's really important na you have to decide it inside. Regardless kung ano mang kinakaharap natin, whether magki-chemotherapy ka mamaya or birthday na anak mo, masaya ka, may pag-aisa, pagkainan. It's a decision to become joyful. Kasi ang huli, after we declare, and then we decide to rejoice, and then we'll be glad. There's gonna be a delight. Alright? Nagsimula yan sa pananaw, at dineklara mo, and then mangyayari yan. Let us rejoice and be glad in it. Kaya Ted, ako lang, I just wanna encourage our viewers and listeners. Tayo po magsimula sa pagiging grateful. Pag hindi po kasi tayo grateful o mapagpasalamat, we're gonna miss out on what we have. Lalo na when we focus on the things na wala tayo, we tend to compare and complain. Compare, complain. Bakit yung ganito, ganun? Bakit yung ibang bansa wala ng face shield? Bakit yung... And then you fail to realize, eh, ba't ikaw buhay ka pa? So, again, just be grateful po. Ngayong araw na to, I believe this is the day that the Lord has made. In fact, this is the week na nakaharap sa atin. I believe the Lord is gonna do something different. He's gonna unfold a miracle before you. Only if we have the right perspective. Lord, this is your day. I'm gonna rejoice and be glad in it. Panginoon, marami po salamat. Lunes na Lunes, Lord God, alam namin na may mga kababayan kami na yung hamon ng buhay parang paulit-ulit at araw-araw na lang ganun. Maybe Lord, kung araw-araw ganun, baka it's time baguhin namin yung aming pananaw. Because sometimes, you're more interested in changing our hearts rather than our situation.
Kasi Lord, minsan gusto namin mabago sitwasyon, mababago pananaw namin. Baliktad ka, Lord, because faith is being sure of what you hope for and certain of what you do not see. Ang pananampalataya daw po ay nagsimula muna, Lord, sa puso, sa pananaw, bago maisakatuparan sa mata, sa nakikita. Kaya Lord, today, tulungan niyo po kami magkaroon ng magandang declaration from our mouth. This is the day that you have made. And we're gonna declare, Lord God, and we're gonna decide, iibahin ko ang pananaw ko, ang aking action. Magiging mapagpasalamat ako at never complaining. And I know delight will follow. In Jesus' name. Amen. 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 Lord, salamat din po sa araw na ito, sa pagbabalik po ng aming programa, yes, sa Himba Pawid with Brad Jeff Aliscopidas. Lord, keep him protected, his family, and ang kanyang mga church members po against COVID-19. And Lord, we pray para po sa lahat ng mga lingkod ng simbahan na ngayon po nakikinig sa aming programa. Lord, keep them all protected against this virus. And Lord, today, muli po, sa amin po, sa mga nangangamba, sa mga napapagod, yes, sa mga nagtatanong ano ho ba ang aming purpose in life, sa aming pagbangon, Lord, guide us through. Yes, Lord. Guide us, Lord. Guide us through. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen. 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 Purpose in life. Thank you, Pastor Amen. Jeff. Ang ganda. Ang ganda, no? So, para simulan natin yung linggo natin na talagang lahat tayo grateful at lahat tayo energetic at masaya sa trabaho. Kasi nga may point si Pastor eh. Lagi tayong masaya lang pagka-weekend na. Pero pag Monday, parang tatamad-tamad tayo sa trabaho. Bayawan ko sa inyo. May mga ganun. Bayawan ko sa inyo. Basta ako. Bayan, Lunes na naman. Parang may mga ganun. Hello, ako kagabi. 6 p.m. tulog na ako. Paghahanda ng... Nag-good. Sa sobrang excited ni baby boy, Pastor Jeff, sa trabaho. Alas 6 ng gabi, nag-good night na siya sa amin. Hello? Ibig sabihin, pinaghahandaan mo na yung Monday mo. Ibang klase. Right, oo. Iba. Tama. Iba. Dapat ang mindset natin, no? Kay malaki o maliit yung sahod natin sa gitna ng pandemya, pag may trabaho ka, dapat excited kang pumasok sa trabaho kasi sa gitna ng pandemya na marami ang nawala ng hanap buhay, ikaw, may work ka pa rin. So dapat, yes, Monday na, may work na naman ako. Konti lang sweldo na naman. Ganun. Okay. Sige, so Brad Jeff, wala muna kayong church, no? Kasi klaro naman ang instructions din. So, online kayo lahat muna, virtual, no? Yes. Yes, online. Online, Ted. Okay, yes. Sige. Alam mo, yung salita ng Diyos, dire-diretso pa rin nag-a-advance despite the limitasyon natin. Yun. Amen, amen. Okay, Brad Jeff, we'll catch you again tomorrow. Thank you. Yes, thank you, Ted and Chacha. Again, this is... Pastor Jeff, your daily bread, your daily dose of inspiration. Salamat po. Thank you, Brad Jeff Aliscopidas, serving the people. Serve the people. Serve the people. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.